going to show you what's in my unicorn bag. Sobrang dami na nag-aantay nito. Pasensya na kung medyo natagalan. Sobrang dami na rin nagre-request sa inyo na ipakita ko yung laman ng unicorn school bag ni Ate Ayi. So bago tayo mag-start, i-explain ko lang kung bakit malaki tong bag na binili ko. Hindi ko naman to agad binili na kasi nga medyo nalalakihan din ako sa kanya para kay Ayi. Pero bago ko naman to bilhin, marami na rin ako munang tinanong na mga nanay na rin na nag-aral dun sa same school na pinapasukan ni Ate Ayi, na nagdaan din yung anak nila sa grade 1, na kung okay lang ba na malaki yung bag na bilhin namin. So ayun nga, in-advise nila ako na oo, mas magandang as much as possible, eh, malaki na lang na bag yung bilhin namin kasi dun sa school nila, madalas, kapag ka mga ganun, mga grade 1, grade 2, ganyan, sobrang halos everyday daw, maraming pinapadalang mga school materials, minsan mga projects na malalaki. Hindi na kailangan na magbit-bit-bit-bit pa ni Ate Ayi ng kung ano-ano pa sa mga kamay-kamay niya. At least, kapag may pinadala man yung school na mga projects, ganyan, mga materials na sobrang lalaki, kasya na dito sa bag, so isang bit-bitan na lang. And sa tingin ko, hindi naman to literal na bubuhatin talaga ni Ayi kasi meron siyang school bus. Hinahatid naman sila ng school bus nila hanggang gate ng school. And pagbaba naman ni Ate Ayi sa gate ng school, mayroong teacher aide na susundo sa kanila. So, hindi naman talaga nila to literal na bubuhatin. Tsaka yung classroom nila ay nasa ground floor lang naman. So, hindi na niya kailangan bit-bitin pa to paakyat ng hagdan. And sa tingin ko, hindi rin naman mahihirapan si Ate Ayi maghila nito kasi nga itong bag na to ay 6 wheels na. Alam niyo yun sa mga maleta ngayon na kahit patagilid niyo lang siyang hilain, hindi na yung kailangan nakatumba ng ganyan. So, kahit patagilid lang, pa-side yung hilain, mahihila niya. Kaya, hindi naman siya mahihirapan. So, itong bag na to, eh, safe din kahit upuupuan ni Ate Ayi. Dahil nga, dun nga sa sinasabi nilang 6 wheels. Kasi may mga nakita ako dun na mga naka-sale na sa SM. Sobrang dami kong nakita mga naka-sale na bag dun. So, napagtanto ko, tama nga sila kuya dun yung mga nagbebenta ng mga bag na ganito. Na kaya pala sila naka-sale kasi nga 2 wheels lang sila. Yun yung mga stroller bag na kapag ka sobrang bigat, eh bigla na lang matutumba. Nagkaroon na rin ako dati noon nung elementary ako, yung 2 wheels lang na stroller bag. Medyo na-aksidente pa ako, nadapa ako kasi nga na sobrang bigat ng bag ko, syempre bata, ganyan. So, habang hinihila ko yung bag ko, tumatakbo ako nun. Sa sobrang bigat niya, na out of balance ata siya, ganyan. So, pati ako sumabay, na tumba rin ako. So, yun yung iniiwasan kong mangyari kay Ate Ayi. Siyempre, hindi ko naman siya mababantayan kapag ka nandun. So, okay na sa akin na mag-spend ako ng konting amount na pera. At least, kampante naman ako na magiging safe si Ayi. Hindi ko kahit upuupuan niya. Alam kong safe siya kahit anong klaseng upo yung gawin niya kasi hindi naman matutumba tong bag dahil nga dun sa 6 wheels niya. Bawang dami ko na namang sinabi sa intro. Mag-start na tayo dito sa small bag. I don't you show you something. Tingin ka sa kanila. I don't you show you something. Ayan, itong bag na to may kasama ng lagayan ng baunan. So ito pwedeng bit-bitin na lang ni Ate Ayi ng pa... May strap kasi to. Ayan. Pwede niyang bit-bitin ng ganyan na lang. Pwede rin namang nakasabit na lang dito sa bag. So, wala namang laman to kasi wala, hindi pa naman pasokan nila Ate Ayi. Pero, usually, ang ilalagay ko lang naman dito eh, biscuit, tapos bread. Kasi yun lang naman yung gustong baon ni Ate Ayi. Kasi nga ngayong grade 1 siya, panghapon na siya. So, bago siya umalis dito sa bahay, dito na siya magla-lunch. Kaya mga snacks na lang yung ilalagay namin dito. So, wala pa tong laman. So, ganyan yung itsura niya sa loob. Meron pala siyang laman. Ito. Soda. Hindi na soda, ate. Wipes to na nabili namin sa Tickles. Wipes to. Dito ko na lang ito nilagay kasi para after niyang kumain, ayan, meron siyang wipes na gagamitin. So, i-open nyo lang siyang ganyan. Alam mo na ba to, ate, kung paano? Ayan, i-open lang siyang ganyan, tapos nandito na yung wipes. Ayan, hihilain na lang ni Ate Ayi. Bango! Dito muna tayo sa pinaka main compartment. Main compartment na tawag. Merong bag tag dito si Ate Ayi, nakalagay Ayesha, tapos may mga unicorn. Sinend lang sa amin to ng ad options. Ilalagay ko na lang yung link ng online shop nila dyan sa Instagram para kung gusto nyo umorder, pwede kayong mag-customize ng mga
bag tags doon, name tags, ayan, kung anong gusto nyong color, fabric, tapos kung may gusto kayong ipa-add na mga, katulad dito, may unicorn, may rainbow, ayan. Oh, open mo na ate. Ayan, ang laman ng bag ni Ate Ai. So, hindi ko pa alam kung kailangan na bang dalhin lahat ng libro nila. Meron silang 7 books, pero yung isang book niya nandun sa sasakyan. So, nandito lang yung 6 na books niya. Hindi ko pa alam kung kailangan na itong dalhin, pero dito ko muna ito nilagay pansamantala. Kung hindi ko pa ito nakokoveran, hindi ko pa rin nalalagyan ng label kasi inaantay ko pa kung ano yung section niya bago ko siya coveran and malagyan ng label. So, ito yung mga books ni Ate Ai. So, diba, kahit kunyari, if ever man na ipadala itong lahat, kasyang-kasya na dito sa bag. Hindi na niya kailangan magdala ng extra-extra mga paper bag pa or extra bag pa, ganyan. So, nandito na siya lahat. Saka ako na lang ito kukoveran kapag ka alam ko na kung ano yung section and name ng teacher niya. Tapos, ito yung notebook nila. Itong mga notebook naman na ito, doon na ito sa school nila binibili kasi kailangan nga may logo ng school nila. Grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 12. 12, hanggang grade 12. And ito yung logo ng school nila, so tatakpan ko na lang. Tapos, hindi ko pa rin nalalagyan ng mga label to. Meron silang 8 notebooks. Meron din silang folder dito. May logo rin to ng school nila. So, meron silang 7 folders. Unicorn pencil case. Ayan. Ito yung unicorn pencil case niya na nabili namin sa Smiggles. Sobrang bango. Sobrang bango pala talaga ng mga gamit sa Smiggles. Yan yung pinili niyang pencil case para unicorn din. So meron silang, may kasama ng unicorn eraser, mommy pick that. Meron kaming nabili sa Tickles na unicorn eraser. Sobrang mura lang ito, parang wala pa sa 50 pesos. Because it's unicorn. When you push this button, scissors. Oh, my scissors. Push this button. Ano yan? Sharpener. Sharpener. So, kompleto na. Nandiyan na lahat. And then, you push this button. Ano yan? Tape. Scotch tape. Di ko alam kung kailangan pa nila ng scotch tape sa school, pero kasi kasama na siya dito. And then, you open this. Meron pencil. Ayan. Tapos meron siya. Meron lang akong nilagay na 4 na pencil. Thank you pala sa mga nag-advise sa akin na meron palang kasamang ruler to kasi hindi ko napakita dun sa back to school hall na may kasama pala siyang ruler. And hindi ko naman alam na may kasama pala talaga siyang ruler. Sobrang daming nag-comment na ano, Mami B, meron po yung kasamang ruler, ganyan, may pinupush lang dyan or may hinihila sa pinakaloob ng pencil case. So, ito pala yun. Ayan. Ipupush nyo lang siyang ganyan, tapos, ayan, meron na siyang kasamang ruler. Ayan. So, thank you sa mga nagsabi sa akin na may kasama siyang ruler kasi kung ako lang, hindi ko malalaman na may ruler pala siyang kasama. So, happy na rin naman kami dito kasi nga, kompleto na siya. Ay, hindi mo to ate dadalhin. Ba't nandito to sa bag? Nakalimutan ko tanggalin. Hindi ko pa ito ipapadala sa kanya sa school kasi hindi pa naman to kailangan. Ang laman lang nito ay, ayan, ballpen. Malamang tong ballpen, sigurado naman ako na hindi pa nila kailangan to kasi pencil pa lang naman yung ginagamit nila. So, sa akin na to mapupunta. Ayan, pero hindi ko pa to ipapadala sa kanya sa school. Dito muna to sa bahay. Pero if ever lang na kailangan nilang magdala ng mga color pen, color pencil, ayan, saka ko na to ipapadala sa kanya. May kasama na siyang color pencil. Tapos sa kabila naman, ito pala is from Smiggel din. Nakita niyo na rin to sa ano ko, sa haul ko. Ayan. Ito naman. Rainbow color marker. Color marker. Ayan. Pero sobrang cute niya kasi, ayan, may mga unicorn-unicorn din siya. Next is Japan. Binilan siya ni daddy niya ng fan, portable fan. Para if ever lang na pawisan siya sa school, mainitan siya, ayan. Meron siyang fan. Dapat nga yung bibilihin ko, yung parang di yung pinipress-press ng ganun. Kaya nang sabi ng daddy niya, baka mangalay daw si Ai, ganyan. So, ito na lang. Sobrang pawisin kasi talaga ni Ai. Ayan. Ang init kasi dito, pinatay ko yung electric fan. That's enough! Oo, enough na, enough na. So, ayan. Maganda rin to kasi pwede siyang nakatayo. Kapag gusto niyang nakatayo lang, pwede rin niyang hawakan kasi may handle siyang ganyan.
Tapos next naman, ito talaga yung parang pinaka pinapadala sa kanila. Nandito lahat ng pinaka-kailangan ni Ate Ai sa school. So, ang galing, diba? Kasi kasya na siyang ganyan. Kasi kung yung... Meron kasing mas maliit dito, yung parang medium size lang na stroller. Kaya lang pagkatingin ko dun sa pinakaloob niya, sobrang liit. Alam niyo yung parang mga... Kapag ka mga ganitong folder na long, hindi magkakasya dun kasi sobrang kitid niya sa loob. Oo, sakto lang siyang tignan sa labas. Pero kapag katinignan mo kasi siya dun sa pinakaloob, sobrang makitid siya, maliit lang siya. Sabi ko parang, tinry nga namin dun yung mga long folder na ganito. Hindi siya kasya, kaya sabi ko, sige, umayag na ako kasi nga pinipilit ni Ate Ayi na ganito daw talagang size yung nakikita niyang bag ng mga grade 1 dun sa school nila. So, depende naman yan sa school. So, ito naman, ayun nga, nandito yung mga nasa listahan ng school nila. So, itong bag tag ulit na to, nakalagay Ayi. My name! Ayan. Ayan, nakalagay lang na Ayi. Tapos yung fabric niya, may mga unicorn-unicorn dyan. Galing din to sa ad options. Lahat to lalagyan ko pa to ng label, yung mga pangalan ni Ate Ayi. Kasi nga, baka mawala, syempre, alam naman natin, pag mga bata yan, baka maghalo-halo yung mga gamit nila. So, mas magandang may pangalan. Ayan. Ano unang papakita mo? Scissor! Pakita mo. It says Ayi! Ayan, ito yung nabili na namin sa Pulibook na pwede nang lagyan ng name. So, ayan, may pangalan na siya dyan. Ayesha. Blue. Ayan. So, meron lang siyang Elmer's Blue na hindi ko pa natatanggal sa packaging. Next is this one. Unicorn Notebook. Ito yung parang pinaka-notebook namin ng teacher niya. Reminder Notebook. Ayan, watercolor. Nire-require din ang school nila na magdala sila ng watercolor. Hindi ko nga alam kung ito bang ano na to, kailangan iwan sa school. Hindi pa ako sure kasi hindi pa naman kami nagpe-parent orientation sa isang araw pa yun. Next is crayon. Crayon. Ayan, may crayon na siya. Ito na yung binili ko kasi nga meron na siyang casing. Ayan, para hindi, kapag ka nasa box lang kasi na to, pagka naipit siya, ayan, mag-value yung mga crayon. So, maganda na rin na may nabili ako, may nahanap akong ganito na case na. Ruler. 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 No. Ruler. 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 Ayan, ito yung binili kong ruler sa kanya. Next is... whiteboard. Ayan, kailangan din nila daw na magdala ng whiteboard. Hindi ko alam kung saan nila gagamitin, pero feeling ko sa mga spelling, ganyan. Ito na yung binili ko. Meron na siyang kasama whiteboard, marker, and may kasama na rin eraser. Ayan, kailangan din daw nila ng bond paper and yung nandito sa pinakahuli, yung construction paper. So, wala nang laman to. Ay, meron pa pala. Itong envelope na unicorn, hindi ko alam kung anong gagamitin dito ni Ayi. Anong gagawin mo dito? Could you hide something? Mag-hide ka ng something. Diba sabi mo paperworks ilalagay mo? O gusto mo lang talaga itong baby. Pero nilagay ko na lang din dito if ever lang na kailangan niya or may gusto siyang ilagay. Oh, you can put the homework. Ah, homework. Opo. Ganda rin pala nitong bag na to kasi kung wala man kayong pencil case, kung ayaw niyo nang bumili ng pencil case, ayan, meron na siyang lagay ng mga pencil. Wala man. Ayan, meron siyang naka-attach lang dito na maliit na pouch para sa mga pencil. Tapos next naman dito sa, anong tawag dito ate? Natuwa ako dito kasi nagulat ako, nakita ko na lang to dito sa bahay kasi may mga divider siyang ganyan. Ayan, di ko alam kung nakita. I just saw it. I just said to mommy there's some folder over here. Ah, may folder daw na kasama. Ayan, nakakatuwa kasi may mga divider na siyang kasama. This one is a drawing book. May drawing book daw siya. Ito, anong gagamitin mo dito? Sabi niya kasi sa akin, ano, sa school bus. Maboring sa school bus. Oo. When I get this. Opo. Kapag naboring daw siya sa school bus, ayan, meron daw siyang drawing book na unicorn. May maliit na pen na kasama. So, dito ko lang yan ilalagay. Tapos dito naman sa kabila, nandito yung mga, hindi ko pa rin ito nalalagyan ng mga label. Pero ito, ito yung mga, first aid kit ni ati.
ito yung mga first aid kit ni Ayi. Nire-require din sila sa school na laging magdadala nito in case of emergency. Ayan, meron siya. So, dito ko na lang siya nilagay sa ziplock na to. Ayan. So, kumpleto na to. Meron na siyang gel fever patch. Ayan, meron na siya dalawa. May iba't ibang size siya ng bandage. So, meron din siyang sterile na gauze pad. Dalawa yan. Ano pa ba? Meron din siyang triple antibiotic ointment. So, dalawa din yung nilagay ko rito. Ano pa ba? Tapos, meron ding antiseptic na wipes. Ayan. Meron kasi itong lalagyan talaga, yung Hello Kitty na parang lata na lalagyan. Kaya lang sobrang bulky niya. Kaya tinanggal ko na lang siya doon. Dito ko na lang nilagay sa ziplock. Ayan, meron din siyang self-adhesive... For the head? For the head, self-adhesive wrap. Ayan. Tape! Ayan. First aid na tape. So, dito naman, nandito yung... Ano to? Unicorn bag! Anong unicorn bag? Andito yung ano niya, mga extra damit kasi nga nakasulat din yun na kailangan talaga nilang magdala ng extra shirts, shorts, pants ganyan or extra underwear. So dito meron lang siyang Hello Kitty na sanitizer. Tapos meron lang naman siya dito ng isang t-shirt, tapos isang leggings, tapos underwear. Ayan, pakita ko na lang din. Tapos meron pa lang towel din. Ayan, ito yung t-shirt niya, na unicorn din. Unicorn t-shirt din, ayan. Yay, my favorite! Tapos, leggings and towel. Lalo na si Ai, sobrang pawisin. Minsan kapag ka, ano, sa school bus din, pinapalitan sila doon nung nagbabantay sa kanila sa school bus. Kaya mas maganda talaga may mga extra na ganito. Ano to? Panty! Panty! Pakita natin yung panty mo sa kanila. Ayan o. Ang cute ng panty ni ate. My Little Pony na panty. Ang cute-cute naman niya. So, wala nang laman tong lagayan na to, yung pouch na to, wala na siyang laman. So, dito na tayo sa secret bag. Secret bag. Secret pouch. Shots? Opo. So, dito sa secret bag. Secret bag yung tawag niya. Meron lang nakalagay na, ano yan? Raincoat. Hello Kitty. Hello Kitty na raincoat. Ito na yung raincoat niya dati. So, pwede pa naman to kaya ito na lang ulit yung gagamitin niya. So, nilalagay ko lang siya dito para in case lang na umulan, at least meron na siyang raincoat agad. So, gustong-gusto ko talaga itong bag nito. Ay, itong bag pala na to, yung mga hindi nakapanood sa back to school haul namin. This is from Lily and Tucker. Ayan. Tapos, dito naman, sa pangalawang zipper. It's just the cover. Ito yung cover ng stroller bag niya. Para kung umulan nga din, ayan, meron ding raincoat ang stroller bag ni Ate Ali. So funny! Pero itong bag naman niya na to, ay, ano, waterproof. Ay, nahubaran yung sofa natin! This one pa. Ay, oo nga pala. Dito na. Tapos dito naman sa side na to, meron siyang pouch na kasama. Pwede niyang tanggalin, pwedeng hindi. Ayan. Dito naman nakalagay yung... I don't know what's in that. Nire-require din silang magdala ng hygiene kit. Ito yung laman ng bag. Ayan sila. So, papakita namin sa inyo isa-isa. First, ate. Wipes with... Sino yan? I don't know. Ito yung wipes na nabili namin sa Miniso. Ayan, si Pink Panther. I know, there's a white one na. Merong white nito? Talaga? Yes. Pink lang yun. Next, ate. Unicorn brush. Ayan, yung unicorn brush niya. So, ayan yun, yung unicorn brush niya. Next is... Tissue. Tissue. Ayan. So, may nakita ako dito. Ito yung pinaka-favorite kong sticker kapag ka sa, ano, parang pinaka-emoji ko sa Facebook. Itong si Mobile Girl Meme sa Watson. Ang cute-cute lang. Safeguard. Safeguard. Ayan. Meron siyang safeguard. And then... Meron
din siyang alcohol. Tapos dahil nga sobrang hilig ni Ate Ay sa cologne, hindi pwedeng mawala ang cologne. And yung binili ko sa kanya ay Baby Bench na bubble gum. I'm not a baby. Ako nga, ginagamit ko yan kahit di ako baby. And Johnson's Baby Active Fresh na powder. Siyang pumili niyan. Toothpaste, bubblegum, minion, ba-ba-ba-banana, ba-ba-ba. Toothbrush for the school. Like it. Meron siyang cover. Meron ng cover yung binili ko na toothbrush niya. And sino yan, ate? Hello Kitty! Ayan, si Hello Kitty, yung toothbrush niya. Last, ate? Meryl and lip balm! Ayan, meron lang siyang mirror na maliit na unicorn. Ayan yun. Tapos yung sa Smiggle na lip balm. Ayan. Kasi sobrang hilig nga ni Ayi sa mga lip balm. Medyo maarte si Ate Ayi, pero hayaan na natin. When it's my lips is dry, I put a lip balm. Oh, nagdo-dry yung lips mo? Ayan, unicorn lang siya. Ito yung nabili namin sa Smiggle. So, merong heart na ganito, na nasa ano yung dinidip-dip lang na ganyan. Tapos, meron din regular na lip balm na ganito. Sobrang bango nila. So, ayan lang naman yung laman ng hygiene kit ni Ate Ayi. And it's super tasty. Bango! Bango, no? So, dito na tayo sa last na side. And ang kasama talagang water bottle nito ay itong plastic na to. Kaya lang, ayaw ni Daddy Ann ng plastic na water bottle. Kaya bumili kami ng thermos na stainless na water bottle. Because I love My Little Pony! Ayan, dahil mahilig din si Ate Ayi sa My Little Pony, ayan, buti na lang may nakita kami. E, nabili namin to sa Kid Station PH sa Instagram. Tapos, ayan, distro siyang ganyan. And meron din ito. Ah, may ganon? Ano yun? Handle? Yes. Oh! Meron daw pa ng handle. Yung... Ayan! Ganito, oh! So, kung gusto niya hawakan, ayan, meron palang handle. Hindi ko alam yun, ah. So, dito lang namin siya ilalagay. So, ngayon lang, sana na-enjoy niyo itong panonood ng What's in My School Bag ni Ate Ayi. And if you like this video, please don't forget to... Thumbs up, like. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na dahil dito kay Mami B ay puro good vibes lang, kaganapan, and love lang. Maraming salamat. Bye! Bye!